Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Kumusta na po kayo mga kagaling? Yan, ngayon po alam nyo, napakapalad po natin. Ako po ngayon inasa San Juan, Batangas, sa St. John Nepomucene, no? Tamang-tama ito po yung Jubilee Church ngayon po, ngayon pong Year of St. Joseph. At ito pong simbahang ito, hindi naman po siya na naitanong. Dito po ako yung naging sakristan ng mahabang panahon. At dahil nga po sa pagsasakristan, ay napakabait po ng mga pari. Napanood na po niyo sa una kong vlog yung tungkol kay Father Ading, sa kay Father Sancho. Ito pong patsyong ito, noong 1983 hanggang sa halos isang dekada, ako po ang nagwawalis ng patsyong ito. Kaya memorize ko na po kilang stroke pagwawalis ko po sa patsyong ito noong araw. Bago yan po dati ang kombento, mamaya aakyatin natin, dyan po ako nagbubunot ng manual. Dati yan. Ito po ang simbahan. Dumating po ako dito noong alas 3 ng hapon, June 5, 1982. Bago ako po doon po nag-aral sa West Elementary School. Yan, dito po ako yung matagal na naging sakristan. Ito po yung San Juan, Nepomuceno, wow! Paris. Yan. Dati po, ang simbahan ito, nung ako'y sakristan pa, hindi po nare-repair. Dati po may mga poste po ito. Ito po yung remnants ng mga poste dati sa gitna. Yan po. Pero dahil po sa mahabang panahon, kailangan ma-repair. Kaya siguro po parang mga 90s na po ito na repair. Ikukwento ko po sa inyo isang napakamilagrosong image po ng image ni San Juan Pumuseno. Ito po kasi itong replika. Yun po yung original. Ito po yung replika. Pero natatandaan ko, noong 1982-83, si na Father Sancho po at si Father Ading ay silang mga bagong parish priest dito. Na noon po ay kailangan ni Father Sancho magpaayos ng simbahan. Nagsimula po silang magpintura ng kumbento. At dumating po yung puntong wala na po silang pampasweldo. Kaya si Father Sancho ay nagdasal. Pagbalik niya, kasi dati po itong image na ito, doon nakalagay sa may, malapit sa may pinto ang papasok ng kumbento. Napatingin siya kay San Gianni Pomuseno. Hanggang sa napatingin siya doon sa hulugan sa baba, naisip niya ngayon baka may laman ito. Kaya nung buksan po, alam niyo, kami magdamag na nagbibilang, ano ba yung mga luhong pera na, malikabok, doon po ang isang himala ni San Jose, ni San Juan Pumuseno, na din po ang itinambayad sa utang, sa material, sa pinta at sa labor. Yun po ang isang hindi ko makakalimutan dito. Siyempre, ito po ang papunta ng dati po may hagdan ito eh. Yung po papuntang kampanaryo ito. Na ngayon ginawa na nilang binyagan, baptistry, pero dati may hagdan po yan pataas. Si Mami Takyo pa po noon ang kampanaryo dito. Ang ito po ang lumang confessional box nila. Yan. So ito po ngayon po na nung ni-repair po ang simbahan, dito na po inilagay ang hagdan na may choir loop na. Ito pong mga kahoy na ito ang remnants ng mga tinanggal dito sa simbahan. Yan. Sa simbahan din pong ito, maikwento ko po sa inyo mga kagaling, dito rin po ako naordinahan noong September 8, 1999 ng yumaong dating obispo na si Monsignor Bishop Salvador Quizon, kababayan po namin. Sabi po noon ni Father Lito, para daw po magkaroon ng vocation campaign sa San Juan, Batangas. Dahil dalawa po kaming na-ordain na taga-San Juan sa Batangas, si Father Christopher Sabili at saka po ako. Kaya anim po kaming na-ordain dito. Usually po kasi ang ordination sa San Jose, Batangas, ang batch lang namin ang sa San Juan. Promotion po ng vocation. Yan. Kaya dahil po doon, marami pong ibang mga nagpari ang mga sumunod po sa amin. And actually, kagaya po ni na Father Roland Indicio, ni na Father Chep Enriquez, ni na Father Jason Indaya, ang provincial namin ngayon. Gayun din po si na Father Bandi, si na Father Joel Villanueva na ngayon po ay nasa Alupay, nakadistino, kina Father Gerald po. At syempre po, yan po ang isa natin,
si Ate Lisa. Yan. Wow. Ang may pakakainin natin. So ito po yung napakagandang simbahan. No? God bless. Yan. Ito po. Noong po ako isa Christian dito, ako, dati po mga pinto niyan, ako yung magsasara. Ang hirap pag brown out. Medyo nakakatakot din nga po. Yan. So ito po. Yan. Ito po ang napakagandang simbahan. At dito po ako inaordinahan. Tanda-tanda ko pa po, din po ako lumuhod noon. Apa! Ay, pati yung mga tinanong ito. Ay, sis, Ginoo. Ay, ito. Makusin muna. Ay, si Ate Erica. Ay, mas matanda ako dito kay Ate Erica. Ay, yan. Ay, si Ate. Ayun. Ay, klase ko eh. Mga kasama ko, ay, nagkatikista muna. Kasi noong araw, nagkatikista muna ako 1988-89. Kasama namin si Father, yeah, sa mga bukit. Napakasipag, yeah, niya. Kaya una ko yung nagturo sa Kipot, bago Kipot Sampiro, na kinatawid ng ilog. Yan, bago sa Sapangan, ang sumunod. Pagkatapos ng Sapangan, ako yung napa-assign sa Baruwalte at saka sa Imelda. Anyway, yun, ituloy ko. Basta ako isang taong naging katikista. Oh, at dala ni Padre ang mga bayabas sa bukid. Bayabas, pag-uwi niya sa kumbento, isang basket na bayabas. Sa Sapangan, gusto po. Ang isang hindi ko makalimutan dyan sa Sapangan, linggo, eh kami, pagdating din Malacang Ilog, madulas, kami sa Baklas inaglakad-laa. Ay bit-bit-bit ko yung nasa palayok na tulingong pangulamin 1 week. Ay nadulas ako doon. Ay ako yung dagasan-dagasan. Pero yung tulingan, nasa pasong tulingan, yun yung pangulam po ng, yung kasi Lunes, Martes, Merkules. Pag Merkules, dudulas na yung sinayang tulingan, ipiprito na ng Merkules at Webes. Pag Friday, ang pangulam na ituyo dahil uluwas na uli ng bayan. Yan. So, sila po yung mga katikista kasama ko. Alam po yung kaklase ko. Alam po nga aming class sa Latatorian. Kasi dadalong ang mga kaklase. Anyway, so ito po yung Sanual. Ang mga ito po'y mga bata pa ay katikista na. Yan. At ang pinakamaganda po'y si Ate Lisa. Ito po yung altar nila. So yan po itong si St. Janet Pumusin. Ito po yung original. Nung natatandaan ko, nung ako ay bata pa, okay, sa Kristan, pag malapit na ang piyesta, yan ay binibihisan. At yung mga kapatid ni Monsignor Salvador Quezon, sila nagbibihis dyan. Kakaunti ang nakakalapit. Sila-sila yung nag-aasikaso niyan during that time. Kaya sabi ko, bakit kaya ganun, no? Yan, yan yung patron na original. Na ngayon, para hindi lagi ang original ang ipoposisyon, nagkaroon niya ng replika, yung sinukwento ko kanina. Yan, nitong ako'y sakristan po ako dito, 1982 sa mahabang panahon. Kaya kabisado ko po, ito pa rin po yung original na pinto na nalipat lang. Pero ito yung, matanda na po ang pintuan ito. Ito yung lumang kumbento. Yan. Itong hagdang ito, hindi ko makakalimutan. Dahil ito'y binubunot ko ito. Wow! Sa umaga o kay sa hapon. Yan. Na itong lumang kumbento. Ito'y kabisado ko na rin pag binubunot ko. Ngayon, pa, ngayon ito kasi museum na. Dati, yung sinasabi kong antique na imahe, painting ni St. John Pumuseno na ito. Ito dati ang pintuan eh. Papuntang kumbentong yan. Pero nung kami sa Kristan, ang sa Kristan ito ang kwarto. Ito yung aking kwarto namin nung ako ay sa Kristan. Pero ngayon, ito ay natin ay mga isili. Ito, alam, ito ang cabinet na ito nung araw. Dito nilalagay yung, may mga plato kami dito. Minsan, yung pang-ulam, pag natitira dito, inilalagay nung araw. Ito pala yung mga naging Paris Priest na dito. Yan! Yan po si Father Sancho. Yan ang nagparal sa akin, saka si Father Aling. Dito ako naging sakristan dito. Yan. Ito, dati ang lagi ng mga kandila. Ginagamit yan eh.
yung mga kandila, mga gamit sa simbahan. Narito na pala ito. Ito yung dating tabernacle na inabot ko. Ito yung mga damit, pasensya na pumusin po. Kasi taong-taong po yan ay binibihisan. Ito yung mga remnants na eh. Ito ang kwarto ni Father Ading noon. Ito yung kay Father Sancho. Ito yung kay Father Obe. 1982. Ako unang nakatungtong dito. Yun, mga kagaling, bababa na po ulit tayo. Okay. Paano po mga kagaling? Natapos naman po ang ating isang vlog. Nagutuwa po ako. Nabisita ko po ang aking parok, ang aming bayan, na kung saan dito po ako naging sakristan, dito po sumibol ang aking bukasyon ng pagpapari, at dito rin po ako na-order ng naging pari. Yun po, ano, kaya shout out na lamang po sa aking mga kababayan, gayon din po sa mga youth ng Padre Garcia, ng Rosario, ng Ibaan ng San Jose, ng mga taga Santa Maria Isabel, ang ating youth dyan, gayon din po sa Antipolo. At sa lahat po ng mga katikista, si Becaria 4 at Becaria 9, naibahati na po ito ngayon eh, ano? Iyon po sa ang iba pong ito. So maraming salamat po. Thank you Father Ferdy at nakapasok ako sa iyong simbahan. Sa mga paring kasama mo, sa mga katikista, bilang pangwakas, lagi ko pong sinasabing I love you 3 times a day. Salute!